Unwanted Bodyguard. Inilapag ni Carlos ang isang movie magazine sa tapat ni Hector. Kilala mo ba yan? Hindi pinansin ni Hector ang magazine. Asar pa rin siya sa hindi pag-aproba ng kanilang director sa ipinasa niyang application for vacation leave. Wala akong hilig sa ganyang babasahin. Naaasar niyang wika. Tingnan mo muna, pangungulit ni Carlos. Nakikita ko, babae. Ano naman ngayon? Isang babae ang centerfold ng magazine. Nakahiga sa isang love seat at nakalabas ang makikinis na mga hita nito. Maganda ang suot na high heels at gown na tiyak dinisenyo ng isang sikat na designer. Strapless ang gown at nakalitaw ang cleavage ng babae. Ang slim na mga braso nito ay nakataas at ang isang kamay ay may hawak na pabango na parang nag-i-spray sa kanyang liet. Isang kaaya-ayang katawan at mukha. Magandang mga mata at mahabang buhok. Parang nanunukso ang tingin ng babae sa katulad ni Hector na nakamasid sa magazine. Iniisip niya kung alin ba ang iminomodelo ng babae, yung love seat, yung kasuotan, o yung pabango. Oh, kilala mo na? Tanong uli ni Carlos. Padabog na ibinalik ni Hector ang magazine kay Carlos. Sinabi niyang hindi eh. Siya si Casey Johnson or Cassandra San Juan sa totoong pangalan. Isang modelo at ngayon ay artista na. Mabuti, artista na siya. Naiinis na wika ni Hector. Hindi naman siya interesado sa buhay ng ibang tao, lalo na sa mga celebrity. Nasa South Daraw daw yan at kasalukuyang may shooting. Taga roon talaga siya at doon din siya nakatira. May inilabas uli mula sa brown envelope si Carlos at inilapag sa tapat ni Hector. Isang pinilas na centerfold mula sa magazine. Hindi rin ito pinansin ni Hector. Wala ka bang gagawin kundi magpahula ng mga artista? Nabubugnot na wika nito. Tingnan mo nga kasi. Itinulak pa ng kamay ni Carlos ang piraso ng magazine palapit kay Hector. Dinampot ito ni Hector at tinignan. Kapareho lang ng sa unang magazine pero may pagkakaiba. May nakalagay na pulang X sa dalawang mata at guhit na pula sa liig ng modelo. Ang buong katawan ng modelo ay parang tinusok-tusok ng matalim na bagay. May nagpadala niyan kay Miss Johnson sa pamamagitan ng post office, wika ni Carlos. Pinagmasdan uli ni Hector ang pinilas na pahina. Anong sabi ng mga pulis? Wala, kasi hindi naman siya nag-report. Casual na sagot ni Carlos. Ibinagsak ni Hector ang pilas na pahina sa mesa. Eh sira pala siya. Paano siya matutulungan? Ang producer ng ginagawang pelikula ni Casey Johnson ang humihingi ng tulong. Ah, gets ko na. Natatakot ang producer na baka hindi bumalik ang kanyang investment kapag may nangyari kay Miss Johnson. Parang ganun na nga. Kaya humihingi siya ng tulong. Eh di magpadala ka ng bodyguard para sa kanya. Meron na nga. Yun naman pala. Ano pang problema? Sa'yo pinabibigay ni Direk Joaquin ang trabaho. Sa akin? Malakas na tumawa si Hector. Head agent ako at hindi full-time secret agent. Hindi ko trabaho ang pagbabodyguard. Kaya ba hindi inaprubahan ang aking vacation leave dahil dyan? Sa'yo na yan. Next year ka na magbakasyon. Nangingiting wika ni Carlos.
Inis na dinampot ni Hector ang buong envelope. Habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan pauwi, ay iniisip na niya ang mga taong pwede at posible niyang pasahan ng trabahong ibinigay sa kanya. Magtatampo na naman ang kanyang ina. Ilang beses nang nabulilyaso ang kanyang bakasyon sa Europa. Matagal na siyang pinapatigil ng kanyang ina sa kanyang trabaho para sama-sama na silang lahat sa Europa. Ewan ba niya kung bakit hindi niya mabitawan ang pagiging secret agent? Bata pa kasi siya, ay pinangarap na niya ang trabaho na dati ay sa kanyang ama. Pero tumutol naman ang kanyang ina, lalo nang mamatay ng maaga ang kanyang ama dahil sa isang operasyon. Kahit anong oras ay maaari na siyang bumitiw sa pagiging secret agent dahil kumikita naman ang itinayo niyang cybersecurity business at kasosyo pa siya ng isang internet provider company. Nasa Europa na ang kanyang ate at kuya at may mga sarili ng pamilya. Samantalang siya ay malapit na mag-30 ay wala pang naipapakilala sa kanyang ina na babaeng pakakasalan. Marami naman siyang pwedeng pagpilian pero wala sa loob niya ang pag-aasawa. Lahat naman ng naging girlfriends niya ay mukhang gusto lang mag-enjoy sa piling niya. Mag-isa na lamang siyang nakatira sa kanilang ancestral house. Tanging mag-asawang hardenero at kasambahay ang kasama niya sa bahay. Nang makauwi ng bahay si Hector, ay tumuloy siya sa kanyang wine minibar. Nagbukas siya ng isang brandy at naupo. Habang sumisimsim ng alak, ay inilbas niya uli ang mga laman ng brown envelope. Ang magazine na walang mga marka, ang centerfold advertisement ni Casey Johnson, at ang pinilas na pahina na may mga marka. May isang kasama sa loob ng envelope na hindi ipinakita sa kanya ni Carlos. Ang whole body picture ni Casey Johnson sa beach na naka-shorts at t-shirts lang ito at nakayapa. Pinagtabi-tabi niya ang tatlong imahe. Sa magazine centerfold ay masasabi niyang isang nakakaakit na babae si Casey Johnson pero walang sustansya. Peke ang ginawa nitong pag-pose sa harap ng camera dahil ito ay isang trabaho lamang. Tiningnan niya ang isang litrato na nasa beach si Casey. Wala itong makeup, pero may napansin siya sa litrato. Parang may nakatagong takot ang mga mata at ngiti nito. Muli niyang tiningnan ang pinilas na magazine centerfold na tagtad ng butas. May matinding galit ang may gawa nito. Kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Pabiyahe siya sa South Daraw bukas ng umaga. Samantala, sa isang beach resort, nakailang sigaw ng cut ang direktor at retake na si Casey sa isang eksena pero hindi niya makuha-kuha. Nahihiya na siya sa kanyang kaeksena na isang sikat at batikang aktor. "What's wrong, Casey? It's just a simple kissing scene." Galit na si Mr. Marcini na siyang director at producer ng pelikula. "I'm sorry, Direk," ang tanging nausal ni Casey. Pilit niyang ipinalig ang ulo at uminaksi ang takot. "Casey, naligo ako at nagtutbrush ng maayos," pabirong wika ng kanyang kaeksena. "Okay, one more time," sigaw ng direktor. "Lights! Camera! Action!" Muling umarte si Casey. Isang kissing scene ng magnobyo ang eksena. Pero sa kanyang isip ay bumabalik-balik ang laman ng tinanggap niyang envelope noong nakarang araw. At pagkatapos ay may tumawag sa kanya sa telepono kaninang umaga.
Darling Casey, natanggap mo ba ang pinadala ko? Alam ko, naghihintay ka sa akin. Isang malagong na boses ng lalaki na may kasama pang tawa ang tinanggap niyang tawag kaninang umaga. Naitapon niya ang telepono sa takot. Nasaksihan din ni Mr. Marcini ang pagbukas niya ng envelope at nakita nito ang laman na pinilas mula sa magazine na tagtad ng butas ang kanyang litrato. Ipinagpalagay ni Mr. Marcini na baka may nagbibiro lamang sa dalaga. Pero ang sabi ng direktor ay kailangan i-report sa pulis kapag naulit pa. At naulit nga uli ang nangyari. Nang makatanggap uli siya ng isang puting envelope na puro kabastusan ang nakasulat. Walang nakapirmang pangalan ang nagpadala ng sulat. Sinabi ni Casey na baka may isang baliw lang na nagpadala sa kanya ng may kabastusan ng mga sulat dahil sa lumabas na advertisement niya ng isang pabango. Umiiyak siyang nakiusap kay Mr. Marcini na huwag mag-report sa mga pulis. Alam niyang importante sa producer na matapos ang pelikula at pag nagkaroon ng investigasyon ay maaaring makasama pa ito sa magiging ratings ng pelikula at maaari pang madamay ang ibang mga artista. Sumigaw uli ng cut ang direktor. Hindi rin pumasa sa kanyang panlasa ang acting ni Casey. Okay, lunch muna tayo. Resume tayo ng 1 p.m. Sigaw ng direktor. Casey, okay ka lang ba? Nag-aalala rin na tanong ng kanyang leading man. Sinabayan siya nito pabalik sa kanyang trailer van. Okay lang ako, Neil. Kailangan ko lang siguro ng konting pahinga. Thanks. Umakyat na si Casey sa trailer van at kumaway pa siya kay Neil habang binubuksan ang doorknob. Ngunit biglang nagsarado ang pinto pagkapasok niya. May isang lalaki na nakatayo sa likod ng pinto, matangkad at may suot na sunglasses. Agad niyang naisip na sumigaw ngunit mabilis ang lalaki. Tinakpan nito ang kanyang bibig at sabay diniinan ang lock ng pinto. Ramdam ni Casey ang matipunong katawan na umipit sa kanya sa pagitan ng pinto. Hindi makakatulong sa iyo ang pagsigaw, madiinawi ka ng lalaki. Ramdam ni Hector sa kanyang palad ang sigaw na gustong ilabas sa bibig ni Casey. Hindi niya inaasahan na ganun ang magiging resulta ng pagkikita nila ng babae. Tumawag siya kay Mr. Marcini sa cellphone pagkalapag ng eroplano. Ipinaliwanag niya na nais niyang makausap ng pribado si Casey para hindi siya makaistorbo sa trabaho nito. Pero mukhang nakalimutan ng direktor na sabihin sa kanyang kliyente. Bahagyang napangiwi si Hector nang tamaan ng sipa ni Casey. Hawak pa rin niya ito sa isang balikat at nakatakip ang kanyang palad sa bibig nito. Miss Johnson, sorry kung ginulat kita pero... Tinamaan uli si Hector sa kanyang singit ng tuhod ni Casey. Hindi niya gaanong pinansin ang sakit. Mas idiniin pa niya ang kanyang kamay sa bibig ni Casey at idiniin pa ng isa niyang kamay ang balikat nito sa likuran ng pinto. Makinig ka muna, please. Ako si Hector Galanis. Wala akong balak na saktan ka. Hindi ba sinabi sa iyo ni Mr. Marcini na darating ako? Sinabi niya na gusto niyang maging pribado ang lahat. May nagpadala sa iyo ng masamang litrato at sulat. Kaya gustong paimbestigahan niyo ni Mr. Marcini. Nandito ako para bigyan ka ng abiso. Tatanggalin ko ang aking kamay sa bibig mo kung makikipag-usap ka sa akin na maayos. Nginitian ni Hector ang dalaga para mapanatag ang kalooban nito. Kumurap-kurap ang mga mata ni Casey at tumango. Unti-unting tinanggal ni Hector ang kanyang kamay sa bibig ng dalaga. Hindi na rin ito sumigaw.
Taas baba ang dibdib ng dalaga dahil sa pakikipagbuno sa lakas ng binata. Binasa nito ang mga labi gamit ang sariling dila. Nakatingin dito si Hector. Pinapanood niya ito kanina sa shooting. At alam niyang sa ilalim ng roba ay isang kapirasong tela lamang ang suot ni Casey. Isang simpleng kasuotan na walang palamuti, pero ang dalaga ay maganda pala. Hindi na dapat nag-hire ng katulad mo si Direk. Ayokong may bantay, wika ni Casey. Pwedeng maupo at makinig ka muna? Umurong si Hector para bigyan ng daan ang dalaga. Kaya ko ang sarili ko. Lumakad palayo kay Hector si Casey, pero hindi ito naupo. As if, kaya mo? Prank ang tanong ni Hector. Hindi mo naman alam kung ano ang kaya ko at hindi. Nakataas pa ang baba na nagwika si Casey. Nakita ko ang markadong advertisement sa magazine. Hindi mo makakaya yon at kahit sinong babae. At maaring marami pa ito. Anong ibig mong sabihin? Tumalim ang mga tingin ni Casey. Nababasa ni Hector ang ibig sabihin ng mga galaw ng katawan at mga mata ni Casey. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses. Marami na, hindi ba? Wala, agad na sagot ni Casey. Inalayo nito ang mga paningin sa binata. Hinawakan ni Hector ang baba ng dalaga. At wala itong nagawa kundi tumingin ng diretso sa kanya. Ano ang mga yun? Picture? Sulat? Tawag sa telepono? Hindi sumagot si Casey. Ngunit ang mga labi nito ay nanginig. Nakikita ni Hector ang takot sa mga mata ng dalaga. Alam mo ba ang laro ng aso't pusa? Hindi sila titigil hanggat hindi sila napapagod sa kanilang laro. Wika ni Hector. Mas nanginig pa si Casey. Ibig mong sabihin, hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa ang iginuhit niya sa picture ko? Oo, prank ang sagot ni Hector. Tumingin ang diretso ang dalaga kay Hector. Sa tingin mo ba, kaya mo siyang mapigilan? Ngumiti si Hector. Alam ko, oo. Magagawa mo talagang pigilan siya sa nais niyang gawin sa akin? Oo, sagot uli ni Hector. Tumawa si Casey. A man of few words. Paano kang nakakasiguro? Yun ang gawain ko. Yun ang trabaho ko. Kaya ko siyang hanapin at pigilan na saktan ka. Napaisip si Casey. Maaaring matulungan siya ni Hector Galanis. Kung papayag ako na makisali ka sa problema ko, hindi ka magsusumbong sa pulis? Hindi. Kasi baka magkaroon ng bad publicity. Wika ng dalaga. Sinabi ko na ako lang ang hahawak nito. Walang pulis. Anong gagawin mo kung i-hire kita? Hindi mo ako kailangan i-hire. Si Mr. Marcini ang nag-request. Akong bahala. Pero ayokong malaman nila na may bodyguard ako. May mga magtatanong at ayaw ko nang mangyari yan. Napag-isipan ko na yan. Paano mo ako babantayan at hahanapin ang taong ito kung sino man siya na hindi malalaman ng iba? Napag-isipan na nga ni Hector ang kanyang gagawin habang nasa biyahe pa lang. Maaari siyang pumasok sa buhay ng isang tao nang walang nagtatanong. Naisip niya na pwede siyang maging driver.
assistant o personal trainer. Naisip niyang personal trainer dahil akma naman sa pangangatawan niya. Paano, Mr. Galanis? Tawag pansin ni Casey. Hector, wika ng binata habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Naglalaro sa isip niya ang malambot na dibdib ng dalaga nang dumikit ang katawan nito sa kanya. Sa tingin niya ay hindi personal trainer ang dapat. Simple lang, ipapakita natin sa ibang tao na boyfriend mo ako. Kalmadong wika ni Hector. Napamulagat si Casey. Boyfriend? Artista ako, tapos ikaw ang boyfriend ko? Nainsulto si Hector sa tinura ni Casey. Anong tingin nito sa kanya? Kaya niyang pantayan ang kalidad ng mga lalaking umaaligid sa dalaga. Tumawa pa si Casey. Kalokohan, walang maniniwala. Maniniwala sila. Kinabig ni Hector si Casey at bigla itong hinalikan sa labi. Nagpumigla si Casey. Pilit inaalis ang nakapulupot ng mga kamay ni Hector sa kanyang katawan at iniiwas ang kanyang bibig. Ngunit madiin ang halik ni Hector. Inilipat niya ang isang kamay sa likod ng ulo ng dalaga. Hindi siya hihinto hanggat hindi nalalaman ni Casey kung sino ang ininsulto niya. Matitikman ito ngayon ang bagsik ng mahalik ng isang Hector Galanis. Tinudyo-tudyo pa niya ng dila ang gitna ng mga labi hanggang sa tumigil ang dalaga sa paglaban at pagpiglas at kusang bumukas ang bibig nito. Sumandal sa kanya ang malambot na katawan ni Casey at lumalim ang kanyang mga halik. Sandaling nawala sa sarili si Hector at nag-react ang kanyang katawan. Tumigas ang kanyang junior at sumakit ang kanyang puson. Masumigpit pa ang yakap niya sa dalaga at ramdam niya ang kabog ng sariling dibdib nito. Ito ang gusto niyang gawin mula pa nang makita niya ang advertisement nito sa magazine. Ang matikman ang mga labi at mahawakan ang sexing katawan ni Casey Johnson. Naramdaman niya ang pagtusok ng matalim na bagay sa kanyang tagiliran. Bumalik sa sarili si Hector. Bigla niyang dinakma ang kamay ni Casey at ipinihit ito pabalik. Nabitiwan ng dalaga ang hawak at nahulog ito sa sahig. Isa pala itong suklay na may matulis na hawakan. Bitiwan mo ko! Muling umigkas ang mga kamay ni Casey para kalmutin si Hector. Muling ikinulong ni Hector ng kanyang katawan ng dalaga sa likod ng pintuan. Tumigil ka! Galit niyang wika. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga at diniinan ito sa pinto. Ang sabi ko, tumigil ka! Gusto mong saktan kita? Gagawin ko! Galit na wika ng binata. Ang layo ng pinanggalingan niya para sa proteksyon ni Casey. Isang hindi magandang pagkikita ang naganap sa kanila. Nahalikan niya ito dahil sa nainsulto siya sa mga sinabi nito. Pero wala siyang balak sanang gawin ito. Ang nais lang sana niya ay gawin ang trabahong iniatang sa kanya. Nakita niya ang pagkamuhi sa mga titig sa kanya ni Casey. Makinig ka sa akin, Miss Johnson. Ngunit parang walang narinig si Casey. Masigit itong natakot at nagduda. Miss Johnson, makinig ka sa akin. Hindi naman kita sasaktan. Nakatingin lang ang dalaga sa kanya. Tumikim si Hector. Okay, bibitiwan kita at lalayo ako sa'yo. Diyan ka lang, walang kalmot at armas. Ginawa ni Hector ang kanyang sinabi. Hindi rin kumilos si Casey. Huminga ito ng malalim at nawala na ang pamumutla.
Gusto kong umalis, mahinang wika ng dalaga. Wala na ang takot nito sa mga mata. Sandali lang, Miss Johnson. Sinabi kong gusto kong umalis. Tumaas ang kilay ni Casey. Narinig kita, pero kailangan muna natin mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Mas tumaas pa ang kilay ni Casey. Meron, Miss Johnson. Sorry kung natakot kita, pero... Natakot ako? Naningkit ang mga mata ni Casey. Ginalit mo ko. Ang yakapin ako, ang halikan ako. Ang mga lalaking kagaya mo ay walang respeto. Excuse me? Tumigas ang mga panga ni Hector. Noong bata pa siya, kapag natatawag siya ng hindi niya gustong pangalan, ay nakikipagsuntukan siya. Pero hindi ngayon. Malamig ang kanyang mga ngiti. Maniwala ka, Miss Johnson. The feeling is mutual. Hindi ako mahilig sa mga babae na maliit ang tingin sa mga lalaki. Ipinababatid ko lamang sa iyo ang punto ko. Naipabatid mo na, bastos ka! Napabuntong hininga si Hector. Bastos? Narinig ko na yan, dati pa. Napahalukip-kip si Casey. Walamang. Sinabi mo na walang maniniwala kung magkukunwari tayo magsyota? Ipapakita ka sa iyong mali ka. Pag ako at ikaw, walang maniniwala. Artista ako. Pero kulang ang aking talent para magkunwaring boyfriend kita. Pinigil ni Hector ang matawa sa insultong sinabi ni Casey. Kanina lamang ay takot na takot at sa isang iglap ay isa na uling aristokratang tigre. Artista nga ang kanyang kaharap. Pero ang takot ng dalaga kanina ay alam niyang totoo. Miss Johnson, wika ni Hector sa malamig na tono. Simula natin sa simula. Lumabas tayo at mag-usap habang nagkakape. Marirealize mo kung bakit kailangan mo ng bodyguard. Hindi ko nga kailangan ng bodyguard. Bingi ka ba? Gusto kong umalis ka na rito. Ngayon na. Itinuro pa ni Casey ang pinto. Lalabas ka ba o sisigaw ako para marinig ng buong lugar na to? Lumakad palapit si Hector at hinawakan sa siko ang dalaga. Sige, sumigaw ka kung gusto mo. Sa tingin mo hindi ko gagawin? Ilang minuto lang, mahuhuli ka na ng pulis. May nakalimutan ka yata? Di ba ayaw mo ng pulis? Humigpit ang hawak ni Hector sa siko at tiningnan niya ang mga mata ni Casey. Siyempre, kakausapin ka nila. Gusto mo ba yon? Natigilan si Casey at hindi nakakibo. O ano, Miss Johnson, maganda bang ideya? Hindi sumagot si Casey at malamig na ngumiti si Hector. At pag sinuwerte ka pa, may kasamang press people ang mga polis. Pwede mo nang isiwalat sa buong mundo. Nakita ni Hector ang pagbaba ng tingin ni Casey. Hindi siya naglakbay ng malayo para lamang makipaglaro sa babaeng ito. Tinawag siyang bastos at ayaw ng presensya ng polis. Karapatan ni Casey ang tumanggi at hindi niya dapat problemahin ang babaeng ito at hindi niya pakikialaman ang gusto nito. Kalma ka lang, Miss Johnson. Wika ni Hector. Binitiwan niya ang siko ng dalaga at umatras siya. Hindi mo kailangan sumigaw para paalisin ako. Lumayo ka lamang dyan sa pinto para makalabas ako. Hindi pa rin kumilos si Casey. Nilagpasan ni Hector ang dalaga
at inabot ang doorknob. Sandali. Nilingon ni Hector ang dalaga. May nais itong sabihin sa kanya. Bakit? Nag-alinlangan si Casey. Mr. Galanis, ganyan talaga ang trabaho mo? Isa kang bodyguard? Marami akong trabaho, Miss Johnson. Pero sa tingin ko, huli na para hingiin mo pa ang aking biodata. Pero hindi ko naman hiniling ang bodyguard. Heto rin ang balita, Miss Johnson. Hindi ko rin hiningi ang trabahong ito. Humingi ng tulong ang producer mo na alamin ang problema mo. Pero nakita mo naman na okay ako. Mabilis na wika ng dalaga. Ipinagpalagay ni Hector na baka ang takot ni Casey ay dahil na rin sa kanya. Sa hindi maganda nilang pagkikita. Totoo, Mr. Galanis. Okay lang ako. Kaya nagtataka ako kung bakit pinapunta ka pa ni Mr. Marcini. Ipinamulsa ni Hector ang dalawang kamay. May advertisement ka. Isang mapanuksong advertisement. Tumaas ang kilay ni Casey. Ads yun ng pabango, Mr. Galanis. Hindi ads ng pagkain. Walang argumento doon, Miss Johnson. Ang mga taong nakakita ng advertisement mo ay tiningnan nila ito bilang advertisement. Pero, paano kung may isang baliw na iba ang nakikita at naiisip sa advertisement mo? Namula ang pisngi ni Casey. Nakita mo ba ang pinadala sa akin ng baliw na taong yun? Oo. Ang akala ni Hector ay magagalit si Casey na ipinadala sa kanya ang mga litrato nito pero sa halip ay nanginig ito. Nakakatakot, mahinang wika ng dalaga. Nawala na rin ang natitirang galit kay Hector. Nakikita niya ang panghihina at pagkapagod ng dalaga. Alam niyang natatakot ito kahit sinasabing kaya nitong pangalagaan ang sarili. Bakit hindi ka nagsumbong sa pulis? Ikaw na rin ang may sabi na baka kagagawan lang yun ng mga baliw na tao. Miss Johnson, mas mapanganib ang mga baliw. Dapat siyang mahanap. Napatingin sa binata ang dalaga. Nakita ni Hector sa mga mata nito ang desperadong tingin. Ibig sabihin yan, may publicity. Mas mainam ng may publicity kaysa mamatay ka. Sinadya ni Hector na maging prangka para matakot ang dalaga at sabihin sa kanya kung bakit ayaw nitong magsumbong sa pulis. Pero hindi nangyari ang kanyang inasam. Tingin ko may nagpa-prank lang sa akin. Siyempre, artista ako. Waring kinakalma ng dalaga ang sarili. Tinawagan ka ba niya? Tinanong mo na ako tungkol dyan. Ang sabi ko, hindi. Nagsisinungaling na naman ang dalaga sa kanya sa isip ni Hector. Ano naman, ilang minuto lang ay nasa eroplano na siya. Kahit isang beses lang? Wala talaga? Muli niyang tanong. Diba, sinabi ko na nga. Umiti ang dalaga ng isang peking ngiti. Alam mo, hindi ako nag-worry. May security sa set. May alarm system ang aking bahay. Isa uling ngiti ang namutawi sa mga labi ni Casey. Salamat na lamang sa pagpunta. Nagkipit balikat si Hector. No problem. Inilahad ni Casey ang mga palad para sa pakikipagkamay sa binata. Napaisip si Hector.
Umaakting lang bang nagustuhan ni Casey ang mga halik niya para magkaroon ito ng pagkakataon na makuha ang matulis na bagay para saksakin siya? O sadyang totoo ang narinig niyang ungol nang ibinuka nito ang bibig para sa mga halik niya? Isang hakbang lang ang layo niya sa dalaga. Kaya niya itong yakapin at halikan nang hanggang sa kusa nitong isigaw ang pangalan niya. Napamura sa sarili ang binata. Nababaliw na yata siya. Hindi siya ang tipo ng lalaki ni Casey Johnson. Hindi rin naman si Casey ang tipo niyang babae. Ayaw niya sa babaeng ipinangangalandakan ang katawan sa mga kalalakihan. Hindi pinansin ni Hector ang nakalahad na kamay ni Casey. "Goodbye, Miss Johnson." Binuksan niya ang pinto at lumabas ng trailer van at mabilis na lumayo. Nag-resume ang shooting. Ang sabi ng director ay hindi sila uuwi hanggat hindi natatapos ang love scene ng dalawang bida. Nakailang take na pero hindi makuha ni Casey ang hinihingi sa eksena. Nasa isip pa rin ni Casey si Hector at galit siya sa lalaki dahil sa ginawa nitong kapanghasan. Akala siguro ni Galanis ay nagustuhan niya ang halik nito. "Casey, nakikinig ka ba?" Nakatayo at nakapamaywang ang direktor sa harap ni Casey. Napakurap ang dalaga. "Yes, Direk." "Love scene ito, Casey. Kailangan may simbuyo ng damdamin at pagnanasa. Kailangan makita ito sa iyong mukha at mga mata at kilos ng mga kamay. Okay, relax. Kalimutan mo ang mga crew at kamera. Kalimutan mo iyong karakter sa advertisement mo sa pabango." Ngumiti lang si Casey. Ini-internalize ang mga sinabi ng direktor. "One last try, Casey. Isipin mo ang isang taong nakilala mo at hindi mo makakalimutan ang kanyang mga halik at yakap." Wika ng direktor. Lumayo ang direktor at itinaas ang kamay na parang magbibigay ng isang bendisyon. And action! Sumandal si Casey sa mga braso ng kanyang leading man. Kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Makikipaghalikan siya kahit paaktingan lang. Dadampi sa bibig niya ang basang labi at parang hindi niya kaya. Tumingin siya sa kanyang kapareha. Hindi ang gwapong mukha ng kanyang kapareha ang nakikita niya, kundi ang maganda at mayabang, pero lalaking lalaki na mukha ni Hector Galanis. Magandang mga mata, matangos na ilong, parang nililok na panga at mga labi. Mga labi na may dalang init sa kanya at kanin-kanina lamang ay inangkin ang mga labi niya. And cut! Sigaw ng direktor. Napakurap si Casey. Napatingin siya sa nakangiti niyang kapareha na si Neil. Perfect! Tuwang-tuwa ang direktor. Palakpakan ang mga crew. Sa wakas, natapos din ang shooting. Tumayo si Neil at kumindat kay Casey. "Hindi ko alam kung sino ang iniisip mo, Casey, pero siguradong isa siyang maswerteng lalaki." Samantala, sa di kalayuan ay nakatago sa isang puno si Hector. Inis siyang ipinasok sa lalagyan ang hawak na larga vista at initsa ito sa loob ng inupahang SUV. Napanood niya kung gaano kahusay ang ginawang pag-arte ni Casey. At tiyak, magpipiesta na naman ang mga mata ng mga kalalakihan kay Casey Johnson. Isang hot subject sa bawat lalaki sa mundo, maliban sa kanya. Naisip niya, hindi naman katakataka na kayang umarte ng isang Casey Johnson ng isang mainit na eksena. Dahil malamang mayroon itong boyfriend. Pero siya, ano bang nakuha niya? Nagbiyahe siya ng malayo at pagkatapos ay tinanggihan ang kanyang serbisyo. Karapatan ito ni Casey, pero hindi niya makalimutan ang mga mata ng dalaga.
mga matang may itinatagong takot. Alam niyang may hindi magandang nangyayari at hindi siya aalis hanggat hindi niya nalalaman ito. Naupo siya sa loob ng SUV, nagmasid at naghintay. Makalipas ang kalahating oras, ay nakita ni Hector si Casey na tinungo ang sariling sasakyan. Isang pulang Volkswagen ang minaneho nito. Sinundan niya ito sa pagitan ng ilang sasakyan mula sa sasakyan ng dalaga. Inisip niya na maaaring uuwi sa sariling bahay ang dalaga dahil tagaroon naman talaga ito. Mahabang oras ang biyahe hanggang sa makalabas sila ng matraffic na Metropolis. Nagtaka siya dahil palabas ng superhighway ang tinumbok ng sasakyan ng dalaga. Kumanan ang sasakyan sa isang kalsada na mangilan-ngilan na lamang ang mga dumadaan na sasakyan. Medyo binagalan niya ang takbo at sinugurong hindi mawawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni Casey. Medyo madilim na at maalikabok na ang daan. Nakita niyang nakailaw na ang sasakyan ni Casey. Mas nagtaka siya dahil kung bakit mas gusto ni Casey na walang makaalam ng problema nito. Ang yabang pa ng dalaga na sabihin sa kanya na walang maniniwala kung magkukunwari silang mag-boyfriend. Siya si Hector Galanis, hinahabol ng mga kababaihan, mga babaeng handang makipaglaro at mas higit na maganda kaysa sa isang Casey Johnson. Pero bakit niya sinusundan pa ang dalaga samantalang ayaw naman sa kanya? Nababaliw na ba siya? Hindi siya ganoong uri ng lalaki. Pero ano ang ginagawa ni Casey sa ganitong lugar? Wala nang sasakyan na dumadaan, maalikabok at tanging mga puno ang makikita. Halos gumapang ang sasakyan ni Hector dahil bukod sa paakyat na at palikuliko ang daan, ay kailangan lumayo siya para hindi makahalata ang dalaga na sinusundan niya ito. Naisip niya na baka may katagpong lalaki si Casey. Baka may boyfriend ito, kaya galit na galit sa kanya nang hinalikan niya. Isang lalaki na pinag-aalayan ng dalaga, ng anindog nito at ng mga halik ng malambot nitong mga labi. Nagulat si Hector nang mag-react na naman ang kanyang katawan. Kailangan niya yata na mag-workout sa gym para makalimutan ang kung anuman ang namumuo sa kanyang sistema. Napakurap siya nang mawala ang ilaw ng sasakyan ni Casey. Bigla niyang binilisan ang takbo at nang matantya ang lugar kung saan nawala ang ilaw ng sasakyan ay binagalan niya ang takbo. Tinamaan ang ilaw ng kanyang sasakyan ang sasakyan ni Casey. At sa di kalayuan ay may isang bahay. Huminto ang sasakyan ni Hector sa di kalayuan. Naisip niya, ano ang ginagawa ng isang artista sa ganitong lugar? Isang delikadong lugar na para makipagkita sa isang kasitahan kung mayroon nga. Humugot ng malalim na hininga si Casey. Sa wakas, ay nakarating siya sa bahay. Inupahan niya ito pansamantala pero naibenta ng may-ari. Gustong-gusto niya ang lugar pero wala siyang pera para bilhin ito sa may-ari. Sa ganitong lugar, ay tahimik siya katulad noong bata pa siya, kasama ang kanyang ina. Ang parte ng kanyang kabataan na gusto niyang maalala, kasama ang kanyang ina, habang nakatira sila sa isang bahay sa gitna ng kakahuyan. At nang makuha niya ang advertisement ng pabango, ay agad niya itong tinanggap. Ang buong tseke na ibinayad sa kanya ay ibinili niya sa bahay at sa lupang kinatitirikan nito. Ngayon ay kanyang-kanya na ito at ang susunod niyang pag-iipunan ay ang pagpapaganda ng bahay. Nagulat siya nang humuni ang kwago. Nagkibit-balikat siya pagkatapos dahil natural na sa ganitong lugar ang maraming kwago sa gabi.
Kinuha niya ang susi at binuksan ang pinto at pagkapasok ay isinarado. Hindi mawala sa kanyang isip si Hector Galanis. Ang lakas ng loob ng lalaking yun na basta pumasok sa kanyang trailer van at pagkatapos ay niyakap at hinalikan siya. Sinisisi niya ang kanyang director-producer na si Mr. Marcini. Hindi man lang pinaalam sa kanya na mag-hire pala ito ng bodyguard. Pero ang Hector na yun, na akala ay pag-aari siya at parang may karapatan na halikan siya. Nanginig ang katawan niya at nangilabot siya. Hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang yakap ng matipunong braso nito. Ang matipunong katawan, ang mainit na mga labi. At biglang bumilis ang daloy ng dugo niya. Hindi. Imposible. Wika sa isip ng dalaga. Kung ang ibang mga babae ay gustong gusto ang ginagawa ng mga lalaki, ngunit iba siya. Katulad ng sabi ng kanyang ina, lahat ng mga lalaki ay may kanya-kanyang agenda. Katulad ng pag-hire ni Mr. Marcini sa bodyguard para sa kanya dahil ayaw nitong may mangyari sa kanya na makakaapekto sa ginagawang pelikula. Kaya bigla na lang lumitaw si Hector Galanis. Pero ngayon ay wala na ang lalaki. Isang bodyguard na may gwapo at matapang na mukha, baritonong boses at may katawan na parang sintigas ng bato. Ipinilig ni Casey ang ulo. Kaya siya naroon sa kanyang bahay ay para makalimutan ang mga nangyari ng nagdaang araw. Pinindot niya ang switch ng ilaw pero hindi nagsindi. Inulit-ulit pa niya pero wala talaga. Dahan-dahan siyang lumakad at kinapa ang isa pang switch at pinindot pero wala ring liwanag na lumabas. Nagtaka si Casey. Dalawang ilaw na ayaw magsindi. Imposible. Tumaas ang kanyang balahibo. Walang nakakaalam sa kanyang mga kakilala ang kinaroroonan ng bahay. Maliban sa kanyang apartment sa Metropolis, ay ito ang kanyang secret hideaway kapag gusto niya ng katahimikan. Dahan-dahan uli siyang lumakad. Kinakapa ang side table sa gilid ng sofa. Pinindot niya ang switch ng lampshade. Nakahinga siya ng maluwag nang magsindi ito. Ngunit may nakita siya na isang bagay na nakabitin sa taas ng lampshade. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa bibig ni Casey sa gitna ng dilim. Nakatayo si Hector sa tabi ng nakaparadang sasakyan ni Casey. Tinatanong niya ang sarili kung ano bang ginagawa niya sa lugar. Maaring dahil sa kuryosidad o sa inis kaya niya sinundan si Casey. Pero wala pa rin siya sa tamang katwiran dahil ayaw sa kanya ni Casey. Tapos na ang kanilang transaksyon at dapat ay nakasakay na siya sa eroplano pauwi sa Maynila. Maraming trabahong naghihintay sa kanya sa sarili niyang kumpanya. Malaking kalokohan ang ginagawa niya. Poprotektahan ang isang babae na ayaw naman sa kanya. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Casey sa dilim. Napatakbo sa beranda ng bahay si Hector at eksaktong pagbukas ng pinto ay lumabas at nasalo ng kanyang mga braso ang sindak na dalaga. Nagpapalag ito sa takot at pinagkakalmot siya. "Miss Johnson, si Hector to!" Ngunit hindi siya marinig ni Casey dahil sa sindak. Nanginginig ito at umiiyak at patuloy ito sa pagpalag. Pinitiwan niya ito at pinasok ang loob ng bahay. Wala siyang makitang ibang tao. Lumapit siya kay Casey na patuloy sa panginginig at hinahabol ang paghinga. Niyakap niya ang dalaga. "Casey, ligtas ka na. Narito ako." Wika niya. Nagtaas ng tingin si Casey at napatitig sa mukha ng binata. "Mr. Galanis?" "Ako nga, sabihin mo sa akin ang nangyari.
May naghihintay ba sa'yo rito? Wala, sagot ng dalaga kasabay ng ilin. Pero natakot ka, ano yun? May nakita akong... Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at napatitig kay Hector. Bakit ka narito? Mahina pero may pagdududang wika ng dalaga. Sinundan kita. Sinundan mo ako? Umatras ng kaunti si Casey. Bakit? Hindi agad nakasagot si Hector. Bakit nga ba? Tanong din ang isip niya. Mamaya na tayo mag-usap tungkol dyan. Ano ang dahilan ng pagsigaw mo? Nagyuko ng ulo sa Casey. Wala, isang gagamba lang. Hinawakan ni Hector ang magkabilang pisngi ng dalaga at tinitigan ito. Alam mong hindi totoo yan. Kung ayaw mong tumawag ng pulis, ako ang tatawag. Hindi, wala kang karapatan. Madiinawi ka ng dalaga sa gitna ng panginginig nito. Kailangan mo ng tulong, hindi galing sa akin kundi sa mga pulis. May nag-iwan ng isang bagay para sa akin, wika ni Casey. Malalim ang hugot ng mga hininga ng dalaga. Litrato uli? Nanikip ang tiyan ni Hector sa pagdududa. Humiling si Casey. Hindi litrato, isang patay na hayop. Tumango-tango si Hector. Inilabas niya ang kanyang susi. Nasa labas ang SUV ko. Narito ang susi. Buksan mo at doon ka muna sa loob. Ilak mo ang mga pinto. Ayoko. Takot na napahawak sa jacket ni Hector ang dalaga. Ayoko mag-isa. Niyakap ni Hector ang dalaga. Sa una ay naramdaman niyang nanigas ito, pero hinayaan ang kamay niya. Ramdam niya ang mabilis na paghinga nito. Okay, dito ka lang, habang chinecheck ko sa loob. Okay, nanginginig pa rin ang tinig ni Casey. Alam ni Hector na kahit nagtatapang-tapangan ang dalaga, ay yanig pa rin ito. Good girl! Wika ni Hector habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Hindi niya napigilan ang sarili. Dinampian niya ng halik ang nanginginig na labi ng dalaga. Paraan niya ito para pakalmahin ang dalaga na kailangan sa mga oras na yon. Pabalik ako, baby, bulong niya. Tumango naman si Casey. Hinawi ni Hector ang mga buhok na tumabing sa pisngi ng dalaga. Huminga siya ng malalim at pumasok sa loob. Hindi naman kalakihan ang bahay, pero kompleto sa gamit. Pinindot ni Hector ang switch ng ilaw at hindi ito nagsindi. Sinubukan niya rin ang isang switch ng ilaw, ngunit wala rin. Nakita niya na walang bombilya ang mga ilaw. Sinadya na tinanggal para makita ni Casey ang isang bagay na iniwan sa itaas ng lampshade. Tiningnan niya ito ng mabuti. Isang pusa, pero hindi tunay. Hector? Tumatawag si Casey. Tumingin si Hector sa may pintuan. Nakatayo ang dalaga. Yakap ang sarili at namumutla pa rin habang nakatitig sa nakabitin sa itaas ng lampshade. Matay ba siya? Don't worry, baby. Hindi siya totoong hayop. Laruan lang siya. Hinila ni Hector ang tali ng laruan at itinapon ito sa isang tabi. Ngunit, biglang nanghina si Casey at agad itong dinaluhan ni Hector. Nasalo niya ito bago pa bumagsak sa semento. Pinunghat ni Hector ang nanginginig na dalaga at inihiga sa sofa. Casey, narinig mo ba ako? Malamig ang panahon kahit sa loob ng bahay dahil sa gitna ito ng kakahuyan. May nakita ang binata na isang nakatuping kubrekama.
Kinuha niya ito at kinumutan ang dalaga. Naupo siya sa tabi at dinama ang pulso nito. Tumigil na ang panginginig ng dalaga at bumabalik na ang kulay ng pisngi. Napalunok ang binata. Napakaganda ni Casey kahit wala itong makeup. Ang katotohanan, nakaakit-akit ito na pilit itinatanggi ng utak niya dahil sa pagiging arugante ng dalaga. Nabuo ang isang desisyon sa kanyang isip. Hindi siya aalis sa lugar na to nang hindi kasama si Casey. Kahit ayaw nito ng bodyguard, ay wala naman ito sa tamang kondisyon para hayaan lamang itong mag-isa. Responsibilidad pa rin niya ang dalaga sa mga oras na ito. Tumayo siya at tinungo ang kusina. Naghanap ng tubig sa loob ng refrigerator at kinuha ang bimpo na nakasabit sa may lababo. Naupo siya sa tabi ng dalaga at pinasa niya ang bimpo ng malamig na tubig at idinampi sa pisngi at noo ng dalaga. Casey, idilat mo ang mga mata mo. Wika niya. Umungol at bumukas ang mga mata ni Casey. Puno ng pagkalito ang mga mata nito at bigla itong napabangon. Sumigaw at akmang kakalmutin na naman si Hector. Hinuli ni Hector ang dalawang kamay ng dalaga. Casey, relax! Ako ito, si Hector! Natigilan si Casey. Hector, mahinang wika nito. Oo, ako nga! Masungit na sagot ni Hector. Nakarami na ng kalmot si Casey sa kanyang mukha. Muling napahiga si Casey. Anong nangyari? Hinimatay ka, sagot ng binata. Imposible. Hindi pa ako nahihimatay kahit na kailan. Mahinang wika ng dalaga. Oo, nahimatay ka. Hinawakan at itinaas ni Hector ang balikat ng dalaga at itinapat ang bote ng tubig. Uminom ka muna. Ano yan? Tinakpan ni Casey ng sariling kamay ang bibig niya. Alak ito nang iinis na wika ni Hector. Tubig ito, baby. H2O. Pero hindi ako nauuhaw. Tumatangging wika ni Casey. Wala ka bang gagawin na walang argumento? Kunot noo na tanong ng binata. Tinapunan siya ng matalim na tingin ni Casey. Inagaw nito ang bote ng tubig at tinungga. Tumayo si Hector pagkatapos. Okay, handa ka na bang sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari? Anong nangyari? Hinimatay ako. Casey, may nakakaalam ng lugar na to. At pinasok ang bahay na to at may iniwan sa'yo. Nanlaki ang mga mata ni Casey. Oh my God, yung pusa! Muling naupo sa gilid ng sofa ang binata. Laruan lang yon, Casey. Alam ko, sabi mo. Pero hinimatay ka. Lumayo ang tingin ni Casey. Kasi na-relief ako. O may ibang ibig sabihin ang laruan sa'yo, dugtong ni Hector. Wala, mabilis na wika ni Casey. Casey, natakot ka nang makita mong isa itong hayop. Tumitig si Hector ng diretso sa mga mata ng dalaga. Pero nang malaman mo na isa itong laruang pusa, ay hinimatay ka. Bakit? Kunot noo na tanong ng binata. Malamig ang titig sa kanya ni Casey. May alam si Casey na ayaw ipaalam sa kanya. Pero iba ang pakiramdam niya sa lugar. Isang bahay na napapaligiran ng makapal na kakahuyan. Hindi makikita kung ano o sino
ang nakatago sa kakahuyan. Ngunit hindi niya ito mapipilit na magsalita dahil sa una pa lamang ay inayawan na siya. Okay, makakapaghintay ang mga katanungan ko. Wika niya at saka tumayo. Wala akong dapat sagutin sa mga tanong mo, Mr. Galanis. Pero ako ang may tanong sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Hindi naman ako pumayag na i-hire ka bilang bodyguard ko. Hindi agad nakasagot ang binata. Sabihin na lang natin na nag-volunteer ako. Hindi ako tumatanggap ng kawang-gawa. Malamig na wika ng dalaga. Napangisi si Hector, pero hindi si Casey. Matalim ang titig nito sa binata. Sinundan mo ko? Bakit? Madiin na tanong ng dalaga. Naglalaro sa isip ni Hector na kailangan maialis niya sa lugar ang dalaga. Maaring nasa paligid lamang ang may kagagawan ng laro ang pusa. Sagutin mo ako, Mr. Galanis. Bakit mo ako sinundan? Muling tanong ng dalaga. Siguro, mahilig lang ako sa pulang Volkswagen. Nakangiting sagot ng binata. Galit na tumayo si Casey. Ayoko nung papiloso pong sagot. Look, baby. Huwag mo akong tawagin na ganyan. Look, Miss Johnson. Gusto mo mag-usap tayo? Sige. Pero hindi dito. Hindi ako interesado na makipag-usap sa'yo. Ang gusto ko, sagutin mang tanong ko. Ganon din naman ako, pero hindi ko sasagutin ang tanong mo dito. Nagbago na ang isip ko, huwag mo nang sagutin. Umalis ka na lamang dito. Kumunot ang noon ni Hector. Sadya bang mahilig kang magbigay ng pahirap sa mga lalaki? Wala akong binibigay na kahit kanino. Bakit ko gagawin yon? Paangil na wika ni Casey. Nasa isip ni Hector na wala naman siyang pakialam sa buhay ni Casey. Pero malakas ang kutob niya na may gustong manakit sa dalaga. Pinilit niyang maging makatwiran. Casey, makinig ka. Hindi ka pwedeng mamalagi rito. Tumawa pa ang dalaga. Kumuyom ang mga palad ni Hector. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Paano ko ba ipapaliwanag sa iyo, Mr. Galanis, na maaari kong gawin ang anumang nais ko? Miss Johnson, may pumasok sa iyong bahay at pagkatapos ay nag-iwan ng mensahe. Mr. Galanis, kahit saan may nangyayaring panghihimasok sa mga bahay. Mga pasaway na kabataan. Napangisi si Hector sa katwiran ng dalaga. Kaya bang ipako ng isang bata ang laro ang pusa at padalhan ka ng picture mong sinadyang sirain? Hindi na sumagot si Casey at tinalikuran si Hector. Hinawakan ng binata ang magkabilang balikat ng dalaga at pinaharap sa kanya. Naiisip mo ba, Casey? May kaugnayan ang dalawang pangyayari. Umiling si Casey. Hindi, hindi sila pareho. Pagkatapos ng ilang segundo, ay dumilim ang mukha ng dalaga. Oh my God! Mahinang wika nito kasabay ng pagtulo ng luha. Hinawakan ni Hector ang pisngi ng dalaga at tinitigan sa mga mata. Poprotektahan kita, I promise. Mahinang wika ng binata. Hindi ko kailangan ng kahit na sino para protektahan ako. Wika ni Casey sa gitna ng pag-iyak. Sa halip na sabihin sa dalaga na mali ang iniisip nito, ay niyakap na lamang ito ni Hector. Ramdam niya ang init ng malambot na katawan ng dalaga, ang mabangong amoy ng buhok nito.
Muli siyang lumayo at hinawakan ito sa magkabilang balikat. Muling tumingin sa kanya ang dalagang umiiyak na tumutulo na rin ang uhog sa ilong. Tinukot niya ang kanyang panyo mula sa bulsa at ibinigay ito sa dalaga. "Salamat," wika ni Casey habang nililinis ang ilong. "Inaupahan mo ba ito?" Higinala ni Hector ang paningin. "Sa akin ito. Binili ko ito nung matanggap ko ang bayad ng unang advertisement ko," mahinang sagot ng dalaga. "Galing sa advertisement mo ng pabango?" Tumango si Casey. "Gusto ko kasi ang ganitong lugar, tahimik at nakatago." Maaring tahimik at malayo sa ingay ang bahay, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na ito sa may masamang intensyon. Naglalaro ang isip ni Hector. Baka isa sa mga boyfriend ni Casey na nakarating na sa lugar ang nais gumawa ng masama sa dalaga. Pero waring nainis naman siya sa kanyang naisip. "Ganito ang plano, Casey," mabilis niyang wika. "Kunin mo ang kailangan mo at ipapakuha na lang natin ang sasakyan mo." "Ayoko," umiiling na wika ni Casey. Wala na itong mga luha at bumalik na ang hinahon. "Walang mangyayari sa sasakyan mo. Ipapakuha ko na lang." "Ayokong umalis," matigas na wika ng dalaga. "Miss Johnson, makinig ka nga sa tamang katwiran." Napipito na si Hector sa katigasan ng ulo ng dalaga. "Nasa katwiran naman ako ah. Kung talagang may gustong manakit sa akin, hindi sana nandito siya nang dumating ako." "Casey, walang komplikado sa sinabi ko, okay? Ihahatid kita sa isang kaibigan mo at doon ka magpapalipas ng gabi." "Wala akong kaibigan," matigas na wika ni Casey. Tumaas ang kilay ni Hector. "Kahit kakilala mong pwedeng pagkatiwalaan at pwede kang magpahinga ngayong gabi, habang chinecheck ko pa ang lugar na to." "Hinihingi ko ba ang opinion mo, Mr. Galanis?" Matabang na wika ng dalaga. "Kaya kong magplano para sa sarili ko." Napamura na sa isip si Hector at nangunot ang noo. "Sige, magplano ka. Dahil kung hindi, ay ako ang gagawa nito para sa'yo." "Masyado kang mayabang, Mr. Galanis. Kung yung ibang mong kliyente ay napapabilib mo, hindi ako." "Baby, kung mayroon man na mayabang dito, hindi ako yun." "Hindi baby ang pangalan ko. May sarili akong sasakyan at kaya kong magmaneho." Galit na wika ni Casey. "Fine, ikaw sa box at susundan kita." "Bingi ka ba, Mr. Galanis? Dito nga lang ako." Napamura na sa sarili si Hector. Wala siyang balak magpaumaga sa lugar. Gabi na at napakidilim para suyurin ang kakahuyan. Hindi pwedeng mamalagi si Casey sa lugar dahil may nagmamanmantsak sa dalaga. Subalit, matigas ang ulo ni Casey at ayaw niyang magsayang ng oras sa argumento ng babaeng ito. "Narinig mo, Mr. Galanis, pwede ka nang umalis." Walang abog-abog na binuhat ni Hector si Casey at ipinatong sa kanyang balikat. Nakakairita at matigas ang ulo ni Casey, pero hindi niya iiwanan ito sa ganitong lugar. Pinagsusuntok siya nito sa likod habang galit na sumisigaw. Pati mga paa nito ay walang tigil sa pagtadyak, pero baliwala kay Hector. Maliwanag na ang buwan at diretso siyang naglakad patungo sa pinag-iwanan niya ng SUV. "Walang hiya ka, Galanis!" Nagpupumiglas si Casey. Pinuksan ni Hector ang passenger side ng SUV at ipinasok si Casey. Nagpumilit na lumabas ang dalaga. Hinawakan ito ng binata sa isang balikat at itinulak pabalik sa upuan.
Huwag kang gagalaw. Kung ayaw mong itali kita o ilagay sa compartment. Naniningkit ang mga mata ng dalaga sa galit. Bastard! Ikaw nagbitin ng pusa sa bahay ko! Alam ng dalaga ang totoo, pero ang mayabang na mukha ni Hector ay dapat lamang nagantihan. Tama! May himik ng uuyam na wika ni Hector. Nahulaan ko kung saan ka pupunta, kaya inunahan na kita. At pagkatapos, ay binitin ko si Kitty at umalis ako. Nagtago ako at hinintay kitang dumating. O diba ang talino ko? Wala kang karapat na nagkidnapin ako. Tumawa si Hector. Go on, baby. Hayaan ang cellphone mo. Tumawag ka na sa pulis. Sabihin mo ang nakita mong mensahe. Anong mensahe? Agad na tanong ni Casey. May mensahe ang nakabiti na pusa. Hindi ko maintindihan nun, pero ikaw, alam kong alam mo. Eh, nakakatawa. Nakataas pa ang baba, nawi ka ng dalaga. O ano na, tumawag ka na. Sabihin mo na pinilit kitang ialis sa lugar na to para iligtas ka. Sabihin mo na kinidnap kita. Hindi na sumagot ang dalaga. Bastard, galit na bulong nito. Kung pwede lang. Nakangiting wika ng binata. I hate you. Ang sakit naman sa puso. Hinawakan pa ni Hector ang kanyang dibdib. Wala kang puso, Galanis. Narinig ko na yan dati. Talaga, sana lang meron ka nun. Napatingin si Hector sa nanginginig ng mga labi ng dalaga. Naalala niya ang matamis na lasa ng malambot na mga labi na hindi siya binigyan ng pagkakataon na namnamin ito. Bahala na kung kasuklaman uli siya ni Casey. Sumandal siya sa tabi ng dalaga. Hinawakan ang magkabilang pisngi at maraing hinalikan ang mga labi. Mahina niyang sinambit ang pangalan ng dalaga at lumambot at bumuka ang mga labi nito. Narinig niya ang mahinang uhol nito. Ang senyales na ang init niyang nararamdaman ay ramdam din ito. Muli niyang binanggit ang pangalan nito at umuwal ito habang palalim ng palalim ang mga halik niya. Marami nang dumaan na babae sa buhay niya, pero naiiba si Casey. Kaya niyang angkinin ang dalaga. Ang tanging niyang gagawin ay bubuhatin ang dalaga pabalik sa bahay nito. Hubaran at angkinin hanggang sa maalis ang pagiging malamig at arugante nito. Humuni ang kwago mula sa kakahuyan. Napatigil si Hector at napadilat ng mga mata si Casey. Larawan ng pagkalito ang mga mata ng dalaga. Isang mabilis na halik ang iginawad ni Hector. Akong bahala, mahinang wika ng binata. Aalagaan kita, walang mangyayari sa'yo, Casey, pangako. Isinarado niya ang pinto at pinuksan ang driver's side at mabilis na pinaharurot ang sasakyan palayo sa lugar. Mukhang mabilis ang ating bida na si Hector. May mabubuo kayang romansa sa dalawa? Abangan sa susunod na kabanata.